Talo ng aso na ito, ang lobo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang mga aso ay kilala bilang man's best friend na mababait at maamo. Pero cute man sa ating paningin, may mga breed ng aso na kayang lumaban sa mga wolf o lobo at iba pang predators sa kagubatan. Sa taglay nilang lakas, tikas at bilis, kayang-kaya ng mga asong ito na talunin ang mga mababangis na lobo. Kaya sa video na ito, malalaman mo kung anong lahi ng mga aso ito. Una sa listahan ay ang mga Irish Wolfhound. Ang mga Irish Wolfhound ay isang lahi ng aso na may kakaibang presensya at katangian. Ang naiibang itsura ng mga Irish Wolfhound ay nagiging dahilan ng maraming sabi-sabi tungkol sa mga ito. Mayroon silang mahabang kasaysayan bilang mga guardian dog sa bansang Ireland. Kaya naman, sila ay sikat at mahal na mga tao rito. Ang mga lalaking Irish Wolfhound ay maaaring umabot ng bigat na 65 to 80 kilograms at may taas na aabot ng 32 to 35 inches. Ang mga babaeng Irish Wolfhound naman ay umaabot ng 55 to 65 kilograms at may taas na aabot ng 30 to 34 inches. Ang isang tipikal na Irish Wolfhound ay kayang makipagsabayan sa mga lobo. Mabait man at kalmado, walang takot ang mga ito. Mayroon silang mahabang kasaysayan din sa paglaban sa mga predators o maninila tulad ng coyote, lobo at iba pang mas mapanganib na hayop. Sa mga nakalipas na siglo ay unti-unting napaamo at naging alaga ang mga Irish Wolfhound. Pero nanatili pa rin ang pagiging mabangis nito lalo na kung nasa panganib ang kanilang pamilya. Kumpara sa ibang aso sa listahan na ito, hindi gaanong kalakihan ang Dogo Argentino. Ngunit dahil sa kanilang macho na katawan, lakas sa pakikipaglaban at may ugali na protektahan ng amo, ay deserve ng asong ito na makasama sa listahan natin. Ang bigat ng lalaking Dogo Argentino ay umaabot ng 40 to 45 kilograms at may taas na 24 to 27 inches. Ang mga babaeng Dogo Argentino ay tumitimbang ng 35 to 40 kilograms at may taas na 24 to 26 inches. Ang mga Dogo Argentino ay dinevelop para maging fighting dogs o panlaban kaya naman ang mga ito ay walang takot. Sa oras na kakailanganin, walang alinlangan na lalaban ito sa mga delikadong hayop tulad ng lobo. Ang Borbul ay isang breed ng mga aso na dala ng mga Dutch settlers sa South Africa. Ang pangunahing trabaho ng mga ito ay bantayan ang bahay laban sa mga predators o delikadong hayop tulad ng hyenas, leopards, leon at iba pang mapanganib na hayop. Ngayon ay sikat ang mga ito bilang tagabantay at kalahok sa mga kompetisyon ng aso. Kilala din sila sa pagiging maprotekta sa kanilang pamilya. Bagamat maaari sila maging territorial o minamarkahan ng kanilang lugar, at kung walang sapat na pagsasanay at pakikisama sa iba, pwede sila maging agresibo sa mga hindi nila kilalang tao at ibang hayop. Ang mga lalaking Borbuls ay umaabot ng taas na 24 to 28 inches. At ang mga babaeng Borbuls naman ay umaabot ng 22 to 25 inches ang taas. Ang mga Borbuls ay bumibigat mula 50 to 90 kilograms. Pero may iba na mas maliit o mas malaki sa karaniwan. Ang mga Kangal ay malalakas at malalaking breed ng aso na nanggaling sa Turkey. Sila ay ginamit bilang tagabantay ng hayop sa bukid sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa galing nila sa kanilang tungkulin, hanggang ngayon ay trabaho pa rin nila ito. Kilala ang mga Kangal dogs sa kanilang pagiging sobrang bangis at loyal. Handa ang mga ito na depensahan ng mga hayop laban sa mga predators kahit gaano pa ito kalaki. Kadalasan silang nagtatrabaho ng pares o grupo para protektahan ng mga livestock o alagang hayop sa bukid, laban sa mga lobo, foxes at oso. Ang lalaking Kangal ay bumibigat ng 50 to 66 kilograms at may taas na 30 to 34 inches. Habang ang mga babae na Kangal ay tumitimbang ng 41 to 54 kilograms at may taas na 28 to 30 inches. Sobrang importante ng mga Kangal para sa mga Turkish people at ilegal ang pag-export ng mga ito sa labas ng Turkey. Ang mga Tibetan Mastiff ay malalaki at macho na aso. Kilala ito dahil sa natatangin itong balahibo na na-develop para makasabay sa mataas na lugar kung saan sila matatagpuan. Kilala rin ang mga asong ito sa pagiging matigas ang ulo. Ngunit kapag na-train, napasama at naging komportable na sa ibang hayop o tao ay nagiging maamo at playful ang mga ito. Ang lalaking Tibetan Mastiff ay tumitimbang ng 45 to 73 kilograms at may taas na 26 to 30 inches. Samantalang ang babaeng Tibetan Mastiff naman ay may timbang na 34 to 54 kilograms at taas na 24 to 28 inches. Meron silang nakakamangang protective instincts o pagnanais na magprotekta at malakas. Kaya naman, sila ay sobra ring territorial. Kaya ayaw na ayaw ng mga Tibetan Mastiff na may mga ibang hayop sa teritoryo nila.
At handa ang mga ito lumaban sa mga lobo at iba pang delikadong hayop. Ang Bandog ay crossbreed ng Bulldog at Mastiff. Dahil dito, malaki at muscular ang pangangatawan ng mga Bandog Mastiff. Ang breed o lain ng aso na ito ay kilala sa pagiging magaling sa guarding o tagabantay, hunting at panlaban na aso. Kapag nakaramdam ng panganib, ay walang alinlangan na lalaban ang mga Bandog sa mga lobo at iba pang mabangis na hayop. Tumitimbang ng 45 kilograms to 63 kilograms sa mga lalaking Bandog, habang ang mga babae ay mas maliit ng kaunti na kadalasan ay 40 kilograms pataas ang bigat. Umaabot naman ng 20 inches to 30 inches ang taas ng mga Bandog Mastiff. Ang Tosa Inu ay isang breed ng aso na galing sa Japan. Original itong galing sa isla ng Shikoku sa lugar na tinatawag na Tosawan. Nakilala ang mga Tosa dahil sa ang kinilang kakayahan sa pakikipaglaban. Noong unang panahon ay ginagamit ito ng mga samurai para sa pakikipaglaban at dahil sa paraan ng pag-train sa kanila ng mga samurai ay naging mabangis sila kalaunan. Kilala din sa Japan ang Tosa Inu bilang isang fighting dog. At dahil sa background nila sa mga dog fight o labanan ng aso ay mayroon silang malaki, mabigat at malakas na mga muscle. Aabot ang taas ng mga Tosa Inu ng 24 inches na parehas na babae at lalaki. Sa bigat naman ay may kakaunting pagkakaiba. Ang mga lalaki ay maaaring tumimbang ng 54 to 77 kilograms at ang mga babae ay 40 to 52 kilograms. Ang Caucasian Shepherd o kilala din sa pangalang Caucasian Ovcharka ay isang malaking breed ng aso na nanggaling sa Caucasus region. Isang Caucasian Shepherd sa pinakamalakas at pinakamabangis na aso sa henerasyon na ito. Sa katunayan ay meron silang bite force o lakas ng kagat na aabot ng 550 to 700 PSI na pinakamalakas na bite force sa lahat ng breed ng aso. Umaabot ang timbang ng mga ito ng 50 to 100 kilograms sa taas na 26 to 28 inches. Sila ay mga dominant, alerto at malakas na aso at kilala sa kakayahan nilang makapatay ng lobo at iba pang mabangis na hayop para maprotektahan ang mga binabantayan nilang livestock. Ang Rottweiler ay isa sa mga pinakasinauna na breed ng aso. Original itong nanggaling sa Roma at kasama sila ng mga Romans na pumunta sa Germany. Sinanay ng mga Romans ang mga Rottweilers sa pagbantay ng mga livestock at pagbabantay ng bahay. Ang mga Rottweilers ay natural na may malakas na pangangatawan. Kung ikukumpara sa ibang mga aso, ay malayo ang agwat ng Rottweilers sa mga ito. Natural din sa mga Rottweilers ang pagiging protective o maprotekta sa kanilang pamilya at napakatapang. Kayang-kaya nilang lumaban at talunin ng lobo at iba pang mabangis na hayop sa wild. Ang mga lalaking Rottweilers ay maaaring tumimbang ng 40 to 65 kilograms at taas na 26 inches. Samantalang ang mga babae na Rottweilers ay umaabot ng 35 to 45 kilograms at taas na 24 inches. Ang mga German Shepherds ay isa sa mga paborito na breed ng aso na alagaan. Kilala sila sa pagiging loyal at pagiging malakas na breed. Kilala rin sila sa taglay nilang katalinuhan at katapangan at kaya nilang lumaban at depensa ng sarili laban sa ibang hayop. Ang lalaking German Shepherd ay maaaring umabot sa taas na 24 to 26 inches at bigat na 22 to 40 kilograms. Dating ginagamit ang mga German Shepherd bilang guard dog para protektahan ang mga livestock o alagang hayop sa bukid laban sa mga wolf at iba pang delikadong hayop. Subalit nagbago na ang trabaho ng mga German Shepherd ngayon. Ganun pa man ay nananatili pa rin na matapang at agresibo ang mga ito kung kinakailangan. Ngayon ay kadalasang makikita ang mga German Shepherd bilang police dog. Ikaw, alin sa mga aso na itong nakita mo na? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Lalaki, nakakita ng mahigit 2 milyong piso sa garahe at mga maswerteng tao na nakadiskubre ng kayamanan at pera. Isang araw noong taong 1992, may nadiskubreng kakaiba, si Peter Watling. Habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, bigla na lang niyang nawala ang kanyang martilyo. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan upang tulungan siyang hanapin ito gamit ang metal detector.